Kakabit po tayo ng alulod. Anong kailangan ng mga preparation para sa pagkabit ng alulod? O gutter. Ito, dapat unang gawin natin. Unang gagawin ito, yung dry spot. Tapos ito ba, tracing. Bago tayo magkakabit ng alulod, dapat nakaready na po ito. Papakita ko sa inyo yung paggawa nitong down spot. Madali lang po ito. Ang sukat pala nito sa detress na tubo na PVC. Sakto na po ito. Bali may mga tinabas na po ako. Ang lapad nito 15 cm. Ang haba naman 23 cm. Ngayon bibilugin natin to. Ito lang, madali lang. Dito sa kabilang side, bibigyan tayo ng 0.5 cm. Ayan. Sa kabila naman, 0.5 din. Ngayon, tutupin natin to. Gugupitan natin. Sige, gumitan mo. Ayan. Gugupitan natin ng maiksi lang para sa pagtupi. Ayan. Dito lang din sa may buhit. Ayan. Ayan. Ngayon, tutupiin natin to yung pinangitan tayong ano, 0.5 cm. Ito, ganito. Tapos, yun naman sa kabila, baliktaran lang po. Ngayon, bibilugin na natin dahan-dahan. Sasamain natin yan, ayan o. Sabay clip natin. Ayan, bali na clip na. Ngayon yung gagawin natin, ilalim tayo na ito. Ito na. Bilog-bilogan lang natin ko ito. Tapos magtutupi tayo ng gatso dun sa binawasan ko kanina. Ito na tayo. Tutupin na natin. Mag-guhit naman po tayo dyan. Ayan. Ayan. Ito na. Susunod natin yung pagdugtong naman ng mga gutter mamaya. A few moments later. Okay, sunod naman. Idugtong muna natin yung mga gutter. Dalawa lang. Yan, dapat alam nyo yung pasunod-sunod nyan. Kasi kapag bumili kayo, nakapatong-patong yan. Bago nyo tanggalin, nanumbero nyo na pasunod-sunod. Para kapag magdugtong kayo, pasunod-sunod, di kayo mahihirapan.
gagamitin natin itong lipo. Mas maganda itong wag na munang galawin, tayin muna natin matuyo para di na nagagano yung sila. Kung matigas na yung silang, pwede natin kabit. The next day. Ngayon, kakabit na natin yung alulod o gutter. Bale, matigas na ito. Kahapon, dinagto ko na. Ngayon, kakabit na natin. Bago ko ikabit, dilinisan ko muna para medyo maganda tingnan. Ngayon, kakabit na natin. Kailangan natin ng ano, kasama. Oh! Tarot muna. Ayan. Ayan mga kasama ko sa pagkabit ng alulod. O gutter, ayan. So, angat muna natin. Importante po dyan sa pagkakabitan, dapat gagamitan nyo po ng tansiyan para pantay. Ayan. Dalawa lang kami nagkakabit ng alulod. Oh. Kaya na. Bali, kulang pa sa rabbits to. Papatibayin pa namin. Oh. Ito gandahan na pinatigas muna natin yung dugtungan para pag nagkabit, hindi na siya mag-aangatan. Ayan o. Tibay na yan. Ayan, napaka-importante itong tansi na to para pantay yung alulod mo. The next day.
Up. Yung ano muna? Sealant. Angat. Linisan mo. Tara. Sealant sa ilalim. Yung mga awang na to, diyan dadaan yung ano, yung mga tira-tirang tubig, yan, diyan. Oh. Kaya parang bulaklakin yan. Okay. Linisin nyo itong sealant na to. Hindi na po kailangan na maraming sealant na ilalagay dito, yung manipis lang. Kasi may sealant na po yan sa ilalim. Para yung tubig, dire-diretso. Dito yan sa may mga, ayan o, dyan o, yung mga tira-tirang tubig, dyan dadaan yun. Dito sa mga hiwa na yan, dyan dadaan yung tubig. Sealant po naman kan mo eh. Ayan. Nalagyan din ang mga bracing. Ayan. Tapos na makapag-unload. Bali, walang stock. Oh. Mula na, walang stock. Maganda yung pagkakalibel. So, para mapantay nyo itong mga bracing na ito, kailangan pansian nyo dun sa dulo. Sa dulo, tsaka dun sa dulo din. Tapos babatakan nyo para pantay. Ayan na. Ayan din sa kabila, ayan. Si Brian nag-install niya ay nag-bracing na. Kakatapos niya lang.